shot pa talaga. Smoke. Bakit siya? May eyeshadow pa. Gago. Ayun na si Maxi. Pasay na baraki natin. Pero alam mo, parang siyang, it's mimicking Alaska vibe. Para sa akin, medyo hindi nag-sink in yung originality, diba? Baka hindi mo pa naman makikita. Pagpapakilala pa lang. What's up, everyone? It's me, your Solitary John Valencia, na with... Brian! Welcome back to another very good reaction where... Shoot na ka, Brian! Dali! Oh my gosh! Eto na nga! Oh my God. The premiere and the meet the queens Drag Race Philippines Season 3! I'm so excited, bro! Nakakaloka, no? Super na-excite ako kasi syempre, alam naman natin, nakita na natin to sa Facebook kung sino yung mga queens, oh, diba? Totoo. At isa dyan ang aking ses, si John Fedeliaga! Team John Fedeliaga, hashtag Team John Fedeliaga. Bias na po ako agad-agad. Oo naman, oo. Nakakaloka rin naman talaga. At abangan nyo mga pasabog ng tag-iisang John Fedeliaga. At syempre, kuko pa lang. Oh, by Claws.com. Tingnan nyo sa Instagram. Bili-bili kayo. Kung gusto nyo mga giging kuko niya dito, Claws.com. I-close nyo na yan. I-close deal nyo na yan. Ganun. Kasi talaga ang ganda ng kuko niya dito, promise. Kuko pa lang yan, ha? Sana naging kuko na lang si John. Hindi pa yun yung outfit. Pero abangan nyo mga pasabog. At sino ba ang mga designers? Yes. I wanted to spill the tea, pero... Shout out muna tayo dyan. Kaya makilalanin natin sino pa ba ibang queens at makakalaban. Oo, ni John Fedeliaga. Pero may isa pa akong bias dito, si Maxi. Ako din, bet ko rin kasi si Maxi. Kasi super inabangan ko siya sa Queen of the Universe. Oo, grabe, nagkasakit lang talaga siya eh. Pero feeling ko tinanggal. Charis! Pero nagkasakit talaga siya dun sa iyo. Masayang, no? Kaya naman excited tayong kilalanin ang mga queens of Drag Race Philippines Season 3. Kaya naman, bro. Ano pa nga bang ininingin sa amin, mga akla? Let's go! Check this out! Ito na nga mga Queens of Drag Race Philippines Season 3. Barda, gulantay na nga mga akla in 3, 2, 1. Panoorin na natin. Ay, nag 3, 2, 1 din siya. 3, 2, 1. Ay, ganda na outfit. Ganda nung nung feathers. Pak! Taka! Saka black and white eleganza. Yeah! Angel. Uh-huh. Kaya naman pala may pakpak. Victoria's Secret ang peg. Para siya yung si yung Iglesera na season 2. Yung halos kita na lang yung suso. Ibang character. I'm a 7-year performer. Ayan. Performer. After kong graduate ng senior high school. Pero maganda si Bakla, oh. So, ano sa akin, sa maligid siya, ito yung wala kundi si Max. Ayan, sinama niya ako sa over, basta di waliwa po. Simula nung araw kayong para magkapatid tayo sa totoong buhay. Talaga ba? Magnalita niya si Angel. Baka magkaibigan niya. Pero magkapatid sila, no? Magkapes lang. Lasasa. Tumindig as tea. Ah, punyeta! Masarap, balinaw na ako. Babait na yung muli. Ang idol to local drag queen, I see. Siyempre, mga nanalo na. Para masabot. Dash quality comb. Captivating Kat-Kat, and of course, my sister, sige, sama na nita para big mong tamtong. Mas magaling din ako sa pilitan. Mas magaling din ako sa anime. Sa lahat ng mga kahabas ko, ibang kanta. Sa kampanat kami agad, ang kumaray gugoy. Ano ko kano ba? Ay, tayo na! Tapos bananak yung pa siya, no? Pag nakita-kita tayo. Drag Race Season 2, bet ko yung outfit niya. Social. Hindi pucho-pucho. Pak! Kabog. Oh, that is
Angel. Correct. Kapatid siguro talaga siya ni Max. Kamukha. Baka, magkamukha sa'yo. Nakakatuwa siya. Maybe drag sisters. Kasi ganun yung pag mga nasa isang house of drag kayo. Oo. Yung makeup niyo makakamukha. Ah, may totoo. Resemblance. Family resemblance. Correct. Ganun kasi sa RuPaul's Drag Race. Nakakatuwa yung ano niya, character niya. Kasi alam mo, very loud siya. Tapos nakakatawa yung... Sa yung mga, ano, green jokes. Nakakatuwa yung ano niya, character niya. Kasi alam mo, very loud siya. Tapos nakakatawa yung... Sa yung mga, ano, green jokes. Yung mga ano, titigas yung mga titi nyo. True. Babuyan. Oh, oh. Nakaka-excite kasi yung ganitong character, medyo exciting sa mga ganitong competition. Correct. Kasi sometimes they will create drama or kasiyahan or to break the ice kapag seryoso ang competition. Correct. Kaya excited for Angel. Pero syempre, tingnan natin kasi sinong susunod. Next? Ilan nga ba ulit sila? 11 or 12. Ayan, sa aking mga Korean followers. Annyeonghaseyo! Para siya si Turin! At sa aking mga Japanese followers, Konnichiwa. Very at Asian. At sa mga bakla. Gago! Ang ganda ng edit, ha? Jade Queen. Ganda ng edit. Hello everyone, my name is Jade Queen. Parang ano, Oriental Queen. I'm from South Caloocan. And I am the A-pop drag A-pop. Idol. Dati talaga, yung pangalan ko is Jonah Queen, pero may kagaw na ako kay Jonah, si Jonah Binay. So, fuck you sis, gago. Tapos yung Queen po, eh, galing siya kay Harley Quinn kasi... Parehas kaming baliw, na baliw sa pag-ibig. So, ayun, ganito na kami tsura ngayon. So, yun, Jay Quinn. 8 years na ako nagda-drag. Nag-start ako nung minor pa ako na I do not endorse that. Yung love ko for the oriental aesthetic. Kasi nagsimula siya sa bata ako dahil lagi akong dinadala ng lolo ko sa Binondo. And lumaki ako sa very Chinese-centric na step-family from my dad. All my biggest achievement is by far ang aking drag family. Ayun, ang aking drag family, ang Quinn Dynasty. And also, marami na ako iba pang achievements like doing hair for big names. May mga product endorsements din ako from K-Beauty brand and naka-acting ko na si Alma Moreno at saka si Dina Bonnevie. Kabuk talaga! Ang ganda ng gano'n. Oo, ganda ng effect pala nun. Sa workroom. Madali ako ma-distract. Yes. Siyempre, matik na yung magagandang looks and matik na yung magagandang hair. Big personality and big boy. Big head. Big tummy, big thighs, but not big brain. Ang gusto ko patunayan sa competition na ito ay kahit babaliw-baliw ka, kaya mo manalo ng 1 but million pesos baliw at sila, at ng maraming clout sa mga fans, diba? Ako, ang ganda nung effect talaga nung nasa kanya kapag ginagalar. Na walang adjective sa black pangalan, diba? Precious, captivating. So yun na, maiksing pangalan naman this time yung winner. Jay Quinn. Drag Race balut season 3 will be loud. Because I'm here. I am Jay Quinn and I'm the next Drag Race superstar. Period. Ganun. Kabot. Oh, in fairness sa kanya, very ano, ang clean nung look. Yung look. Oh, yung maganda lang. Dapat maganda. Saka kasi ang ganda may mga ganun ng Drag Queen yung parang ano, na, Emmy ano, yung look, diba? Oo, yung parang nasobrahan, no? Parang alam mo naman na kabog yung makeup pero medyo dirty. Parang hindi malinis, no? Sa kanya, oriental beauty. Tapos ang ganda ng effect. Effect nga nung pag ganun-ganun niya. Kala mo hindi, parang typical lang. Pero parang nung sa Crouching Tiger, Hidden Dragon. Saka nakakatuwa din yung personal. Pero bakit ganun? Parang 1 and 2, puro mga baliw-baliw. Oh. Ano mga baliw ba yung mga ano, sumasali? So, wait! Ano, kahawig talaga siya ni Turing. Turing, di ba? Version 2.0. So, tingnan natin. Boom! Turing! Third queen. Ayan! Ah! Chat Pedaliaga! Happy Tier 1, 5! Ganda kabog yung outfit ni Jamo. My name is John Pedaliaga. I'm 22. Ganda ng outfit. I need to that bias. So, can book me? Chesera sa 22. San Francisco, but my hometown Cavite. Is Cavite. Tara ni Jiggly Caliente. Jujubi. I don't wanna change it because... Ang ganda ng buhok ni. John Pedaliaga is a para papunta na... Papunta Ursula na. No? Ganda. Serving you some filet mignon. Eto siya, ito na yun. But she's kind of like crazy. Baliwan so, din. Watch out. Uy, may watch out. I'm known as a content creator for Facebook and all social media platforms. Ang pinaka-American accent ko is the Omega. Yes. The Omega Queen. Uy. Mantitrip ako ng AFAM today. Pa, there's a lot of diba ang ganda ng duito niya? O, pak, o, kabog, o, tari ni bakla, Jiggly, Caliente. Just to the content creating sa mga social media platforms, but hindi nila alam na, huy, malalaman niyo talaga.
2008 pa lang po, I already started track. Oo, di ba yung sabi niya? And I was made sa O-Bar. Doon ako pinanganak po. Opo. What will I bring to this competition? Saka ganda nung ano. My ganda nung mga shots niya. Oh. How unique I am. Charisma. My nerve. Parang ano yun? Tarong narinig ko yan. Gusto ko lang patunayan ay na hindi ako si Ursula. Gusto kong patunayan sa sarili video. Ko na ganda ng outfit. Akin tong season 3 me. Ay, ito po ang iniisip ko lagi. Kaya, no? Highs on the prize. Pa! Halo-halo! This season because I have everything. Lahat na sa akin and lagi siyang pakak para hindi maligo. Ang mga message ko sa aking makakalaban, ikalma nyo! Dahil parating na ako. Ay, kabog! Gago. Drag Race Season 3 will be 11. Ay. I'm John Fidelia. Pak! And I'm the next Drag Race Philippines Superstar! Kabog! Like and subscribe! Oh my God! Sobrang nakaka-proud. Saka ano, nakakatuwa kasi alam mo yung buhok niya talagang ano, looks expensive. Tapos alam mo, nakakatuwa lang na ano, na yung humor niya na ilalabas niya ngayon sa, para sa'yo, sa Drag Race Philippines, na akala lang natin, makikita lang natin siya sa YouTube. Yes. Diba? Nakakaloka. Kasi ngayon yung ano, parang common stereotype sa kanya na sa social media kasi siya nakilala sa YouTube. But people really doesn't know na way back 2008 in talaga nagdrag na talaga siya. At saka kung makapanood, hanapin nyo si ano, Jasmine Fringles. Saka kung makikita nyo rin yung ano, yung social media ni John Fedeliaga, talaga nagdrag din siya sa US. Ngayon, lalo na ngayon, she's wang puchu-puchu yung at, mga damit niya. Pinaghandaan. Iba. Ibang introduction ng aking saswang for today's video. Totoo. Panglaban. Oo, correct. Saka yung accent. So excited for you, sis. I'm so proud. Kaya naman, saka ano, nakikita mo na she's ready for this. Correct. Kaya abangan natin ang journey ng isa, John Fedeliaga. So true. Oh, kaya mag-next queen muna tayo. Baka naman sabi masyado akong bias. Hindi ba masyado? Masyado. Hindi masyado. Actually, I'm here to prove that Studio has Ay, ganda rin ang outfit niya. Makeup skills, as you very, can see, ano, and the papanti. Very, ano, Lady Gaga. Kinky. Diba, ako Lady Gaga. Disgusting. Oh my God, don't come for me, guys. Ah, joke lang yun. Para personality lang. Pak. Ang ganda rin yung Marty Arte. What's up, mga gay? It's Kiana with a K. And this K is Crazy Kabog at Kiat. 22 years old from Cagayan de Oro City. My name, Kiana, is like the Rihanna, but instead of R, it's just K. So, Kiana. Ganda ng pabuhok na dito. I love the makeup. I makeup. Gusto ko yung outfit niya. I've been doing drag since after pandemic. Ang tawag nila sa akin ay pandemic queen. Kaya nga, I look so ang pinakaiba naman ng Manila Queens sa CDO Queens ay hindi kami nag-smoky eye. May eyeshadow kami sa gago. Wala namang pinakaiba actually. Nag-perform, hinihingal, gano'n, nagkakapera, matutulog, pagising, makeup na naman, gano'n. Medyo kinakabahan ako syempre kasi I am from the province and syempre malaking pressure siya. True! Ewan ka lang yung suso niya. Malaking pressure siya. Pero ang ano, laging like for example, Morgana, no? Lady Morgana. Cuntiness and campiness. We are in fairness, kaya mga diba? Sisters ko na nagpo-perform ngayon. Galing siya sa magandang, ano niya, registro niya sa camera. And I maging proud to you sa akin. Pat! Oh, di ba? Ang message ko sa mga kalaban ko, the real competition is about to begin. Pat! Drag Race Season 3 will be iconic. Or should I say, I, Kiana. Ay! Galing! Bet ko yun! That's on Katie. Brainy si bakla, no? In fairness, iba yung ano aesthetic ng drag niya. Yung very fierce, kinky style. Saka ang ganda nga ng rehistro ng mukha niya sa camera. Saka ganda yung outfit din. Yan ay makeup, ang ganda. And kinabog yung kuko. Sa Clothes.com na naatay. Talaga ba? Sorry. Alam mo, hindi siya nilamo ng outfit niya. Kumbaga, alam natin na maganda na yung outfit niya, pasabog. Pero, alam mo yun, yung tama lang. Mm-mm. Tulad ng sinabi niya, she is sickening. Oh, correct. Kasi ang galing, brainy yung mga ano niya, pa-hashtag niya. So, yung mga may pasok niya. Kabog. Very witty. Brainy. So, let's see the next queen. Ay, ayun na si Maxi! Oh. Pa-Zainab Haraki natin! Mukha niya na si Zainab Haraki dyan.
biniritan to. Pak! Oh. Simple lang din yung outfit ni Bakla, pero kabog, no? Hello, everyone! My name is Maxi. Yes, I'm here. I am Spanish Border Fall. I am from Manila. And I'm an Asia Slime Serum Drug Superstar. Asia Slime Serum Drug Superstar. I'm grandpa, I'm born before me. I am a pop star, a live singer, a dancer, actor. Akin yung live team. Ang mga natin ko, sobrang mga 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 From there, it's up in the road, now, now, when I like Maxi, you know, we was called it, after a whole year. And got a job, but kung ano audio, mean? Oo nga yung audio niya, no? Parang hindi mo, hindi clear. So, he's pray ko sa itong lahat, para makalimit na rin pa, oh, bakit hindi mo natapos yung Queen of the University, so, too. Apo po ay nagkasakit. Yun na yun. Yun na totoo. Wala na akong tinatago. Ano ba yun? Iba yung nakasakit yung body. Sino ang pinaka-close ko, local drag queen, siyempre sister ko, si Angel. Ay, parang totoong kapatid niya. Oo nga. Si close ko siya, kasi araw-araw ko siya nakikita. Sino mas maganda, tedro siya, maraming siya. Ako, pagkas ko lang to. Sino mas sa akin talawa, ayun ang aming kalabit, ayun ang sign of his amin. Ba, parang may sipon si Maxi dito. Sa pagkakasin na to, is madaming energy. Very pageant queen. Oo, yung atake niya. Saan ko lang. Saan ako kanya talaga si Zaino Barokin, eh. Pak! Titibag ng yelo. Ay, kinahin yung ice pick! Give yourself a time. Yes, kapalaki, hindi lang kumabog pa hila kay Do. Kasi, auto, I do my name is Nancy and I am the next drop superstar. Pak! In fairness, yung character kasi ni Maxi, very pageant queen. Mm. Pero yung sa outfit na, di ba, very pageant, siguro hindi lang masyadong drag for me yung hair. Oo, yung hair. Kasi di ba pag drag, at medyo laki volumize, ganyan, di ba? Pero, yung look, Zainab na Zainab. Zainab Barokimi! Saka, alam ko, maraming pasabog pa yan. Kumbaga, mm-hmm. parang di pa niya siguro masyadong inilalabas lahat, humanda kayo. Kasi pagdating sa performance niyan, dahil, alam mo, kahit ma-nominate siya ng ma-nominate, kung ilalagay mo sa performance yan, dahil, naku, hindi mo nilikwak yan. Feeling ko siya sa, ano yun, sa lip-sync. Sa lip-sync. No? Kasi magaling siya kumanta, magaling siya sa sumayaw. Mm, so, caring-caring niya yun. Pwede siya maliligwak dyan, te. Tingnan natin kung magiging lip-sync assassin siya for this Correct. Season. Nakaka-excite for Maxi. Look at me. I mean, does this not say winner? If this does not say winner, I question your taste. Magpa-COVID test ka. Gago. Nakakaloka yung papuso yung buho. It's parang panyo yung inspired yung gown niya. I am your choice. Ano yun? Yung mga scarf. Your Filipino drag supernova, Mix Chanel, 27 years young. Bring Martina back into the game for the third year in a row. So Mix Chanel obviously comes from the pun of the music channel, Mix. But also, it's my actual name, Mix as in the non-binary honorific, like Mr. or Miss. Oh. And then Chanel comes from my first name, Sean, and then my last name starts with L. So Mix Sean L, Mix Chanel. Supernova comes from the Kylie Minogue song because I believe I'm the brightest of the stars. This show has seen a lot of stars, some superstars, but I believe I'm the most explosive. Mix Chanel is the fashion. Parang hindi para siyang so ano. Fashion inspiration from cosplayer labels. Incorporate a little bit of anime and cartoon references, cosplayer. And add just a touch of sex for some spice. She is your typical hentai adjacent illustration, and the face is always fresh. So I started doing drag in 2020 during the pandemic. It was a tough time, but I also won my first major competition, which was hosted by the now winner of season 2, Captivating Cat Cat. What will I bring into the competition? I am the competition. Ay, kabog! When they decided to bring me here, the competition was brought. I expect to be challenged. I expect to grow. Para akong Pokemon, I'm like an Eevee. I love evolving. I can't wait to discover my next step in drag during Drag Race. My message for my competitors is, ganito ko ba? Kasi pupuksain ko mga tsa. Ay! May pagmamanta! The world, the superstar, or rather supernova that I already am. Drag Race Season 3 will be my fucking conic. I am Mick Chanel, I'm your current Filipino drag supernova, and I'm your next Drag Race superstar. Pa! Crowded! Oh.
Kobo. Palaban siya. Alam mo, tama kayong pa-cosplayer, anime, reference, ano? At pa-hentai daw ang kanyang mga pa-effects. So, di ba, kaabang-abang yung mga magiging Excel damit niya na sa runway. Ano, kung baga, kung masusustain ba na may pagka-cosplayer ba talaga palagi? Yes. Or mapa-flop naman ang kanyang mga outfitan dahil hindi ma-justify yung mga ano niya, yung mga theme. Diba? Isang example niyan si Prince. Kasi si Prince sobrang strong nung drag niya pero hindi siya nabigyan ng chance because of the shoes nung season 1. So, correct. Tignan natin kung mapapaabot niya ba na mapakita yung mga dapat niyang ipakita. Kasi mapagbanta si bakla, di ba? Parang ayaw niya ng mga tsaka, liligwakin niya dyan, pupuksain, di ba? Pero kasi ganun yun, di ba? Pag yung mga queens sa mga unang na-eliminate, wala silang chance maipakita pa yung mga anong, tinatago pa nila. At saka sayang yung mga damit na na-prepare na. Sa true. Oh. Kasi iba-ibang mga runway talaga, inaabangan yun. So, tingnan natin ang next queen. Ay, may TV! Ay, Sarah G! Ay, ito atay gumagaya kay Sarah G! Tala! As si ano, Popstar Ben. Oo, ata. Tama ba? Oo. Hi, my name is Boxer Ben, 26 from Santa Ana, Manila, at ako ang Tala, Damsam, Kabakulahan. May TV sa ulo. I've been doing drag for 11 years. Ngayon, nagpa-perform po ako ngayon sa Over Philippines. Daming mga taga-over, ah. Correct, parang Over family, ah. High energy dancing, and I like the wig pop circuits. Gusto ko yung pa-TV. And I am a TV. My style is very black and white TV talaga. Ano yun naman, gusto ko laging edge. Kaya na po ako, Vina. Impersonator ni Sarah Ironico. Actually, I am number one impersonator of Sarah G. Ang naman yun, hindi na natili. Parang meron din siya si Ponch. Kaya nga, pangit ang audio nila. Kanina okay naman. Before, may sabi na kamukha ka talaga siya. So, titry ko siya gawin and then, na-entertain yung mga tao. Iwak na siya, tuloy-tuloy. Nagunat ako, nagbago yung buhay ko. Lumaki yung mga rockets ko dahil kay Sarah and Sarah G. Baka naman, gusto ko at ang mahal ko sa pagiging drag is I can do whatever I want. Totoo naman. Gusto ko yun kasi lahat ng mga gusto kong mangyari, nangyayari. Sobrang ako mo pinatahari ng drag yung fantasy ko. So, I love drag! Yes, I have my dear talented drag. Hulog pa naman kahit. Kung sino man kayo mga makakalaban ko, get ready with me. Ayan, makita-kita na lang tayo sa competition. Ay, Adidas! Good luck sa inyo at government right. Abangan niyo po si Foster Besh, dahil kung akala niyo si Sarah nanonin mo na kaya kong gayahin, makikita niyo kung gaano ka-versatile si Foster Besh. Ay, kamot! Oo nga naman, no? Kasi diba, ano, kapag impersonator ka, mababox type yung kaya mong gawin. So let's see, paano niya i-break yung stereotype. So paano niya babaliin din na hindi lang pang Sarah G? Yes. Or, i-continue pa rin niya ang pagiging Sarah G? Mm-hmm. Oy, exciting, ha? So pwede niya magamit as a strength, pero alam mo naman sa Drag Race, they need to see you grow and go outside the box. So, tignan natin paano niya i-break yung stereotype na ganyan sa mga impersonators. Let's see, Sarah G. Laban. Turing din, me! Kamukha rin ni Turing, no? Mag-exercise ka pa. Sige, sinlapad na ng leg mong bewang ko. Madam! Mag-asawa. Boyfriend mo yan? Mas makapit pa mag-makeup. Alakas mo ka, tita senyora, no? Pak, turing-turing din yung penya, no? Ay, tita baby! Ay, oo. Hi, I'm your tita sa baby. Sa Uber din ata ito. Not hers, not theirs, but yours. Tita baby. Kaya pala ganun yung opening. I'm 1978. So pag kinumpit mo yun, mga 32. Charot. 46 na pa. Ay, in fairness, hindi alam ta, ha? I was born and raised in Marikina, but now I live in San Juan City. Growing iba up back in the 80s and the 90s, ang dami kong tita baby. Eh, nagsima tayo ng iba. Wala nang tita baby ang mga millennials tsaka Gen Z. Hindi pwedeng walang maldita sa buhay nila, no? Para tita senyora nga, no? The name itself is very ironic. Baby siya, malinis pero ang outfit. Tanda na ako. Tita na baby. Maldita. Pati yung buhok, gusto ko. Sweet, very tita. Nice, na mayaman. Basically, karinig ko ka. Pero femme fatal.
Nagda-drag ako since 2017, so that's 6 years. Ang madalas kong gig ay corporate hosting, in fact. Ang biggest achievement ko lang naman ano, I was invited by the International Media Summit to speak internationally in front of journalists all over the world. Ah, what I can bring in the competition is the superlative of my uniqueness. Marami nagsasabi sa akin that I have a unique personality. Everybody can be a Beyonce. Ako na lang po yung nanay niya, si Tina Knowles. Gusto kong patunayan sa competition na I want to tell the world that everyone can be who they want to be. Ako ang winner ng season na to because I am the crossroads of different generations of social and hegemony. So if we want to influence the world who are built up with these kinds of people, ay, you have to put me in the center so we can influence the world for a better future. Magandang tita siya. Ayaw, umuwi na kayo, girls. Parang tita ano na siya, tita Turing. Go. I am Tita Baby and I will be the next Drag Race superstar. Pakabog! In fairness sa tita-tita, no? Nakakatuwa! Panibigay niya yung brand. Oo, saka nakakatuwa, social na tita, from the outfit, from the hair. Saka yung alam mo yung simplicity lang, pero alam mo, nilawon tayo ng diamond necklace. In fairness, ang ganda, she looks expensive dun sa outfit niya. At tingnan natin kung mapapanindigan niya yung crossroads niya between Jejemon and tita. Social na tita. So tingnan natin yan sa this season. I'm doing the least for the most, unlike other people. They're doing the most for the least. Like, ang dami nilang ginagawa, girl. Like, pwede naman umupo lang. Oh, yeah, I love her outfit. Oh, very fashion. Fashion forward. Simple, walang masyadong headdress, pero paka. Versex. Hi, my name is Versex, 25 years old, paha. And I'm the walking fashion sketch. Oh, ganda. So, shawl. Tumblr days yun, yung mga ear na yun. Tapos, naghahanap ako ng very suit sa persona na bet ko, which is the fashion girl. And the first piece na na-acquire ko for myself is a Versace top. And the first moment na nakita ko yon, na in love ako sa brand and the brand idea. So, I wanna commemorate that sa drag name ko. Also, play on word siya ng very sexy. So, Versex. You know, I'm a celebrity hairstylist and few of my muses are Miss Love Marie, of course, my icon for life, my eternal muse. Second one is Liza, Dolly De Leon, Miss Casey. Actually, sobrang dami nila, hindi ko na maalala. Pumikot na sila sa utak ko, but I love them so much equally. The Versex brand is art, culture, and fashion. Para siyang ano, mati na mga ano, Paris, I love ano, fashion, fashion so much show. Because I think it's the armor that you can put on every day. To me, you can be anyone in fashion, same as drag. Parang sing lang siya. My biggest achievement sa equestrian fashionista is I've walked my fashion week in drag, and pagbalik ko ng Philippines, ganun ulit. Nabook rin ako to do Randolph. So to me, na-fulfill lang yung fantasy ko as the drag supermodel. I am the winner of the season because to me, I am the perfect definition of what ganda! The future of drag looks so like. I am designed for daylight, not for nighttime. You know what I mean? Like, gagawin ko siyang normal. G5 ng ano, nakadragago, laban. With full transparency na ako to, my message to my competitors are, try harder, babe. Because I'm here, babe. Drag Race Season 3 will be the fashionable season ever because Versex is here, babe. Come on! Hi, I'm Versex and I'm the next Drag Race superstar. Period. Kabog! Gusto ko siya! Gusto ko siya! So siya! Malakas ang ganda nung arrive niya and yung outfit niya, very fashion-forward queen. Di ba sabi niya? Parang ano siya? Drag supermodel. Correct, parang nakakuha siya ng inspiration kay Heart Evangelista. Kasi ka, syempre, di ba, siya yung hairstylist. Mm-hmm. Alam mo yung nakakasosyal, yung kumbari mong sosyal. Ay! Bet ka si Versex. Oo, bet ka din siya. Pero alam mo kasi, di ba, parang ang theme is black and white, eleganza. Mm-hmm. Pero yung color ng hair niya lang, medyo humiwalay dun sa team. So, maybe because that's the fashion that she wanted. Para siya equestrian fashionista. Ang high-end ng fashion, ano niya, channeling niya. Isa sa mga abang, ha? Nice girls, us, pretty much prepared. I believe, I think, I hope they don't. Ano yan? I don't want them to look better than me, the fuck.
Pak! Yudipota. Tayo yung pangalan ni Bakla. This is Yudipota, 27 years old, from the city of Smiles, Bacolod City. I am known for being the glamorous swan of Bacolod. I am known as the glamorous swan. Parang kamukha niya naman si ano dito. I am very much glamour and very much a swan. Parang kamukha niya si niyo. Parang siya si ano magsalita, so yung sa US. I don't even know how to do math. That's thick. 6 years. Sino yung isang mahaba yung baba na sisunuan? Every time I walk in the room, rin. Mapapayuripota kasi yung maganda magdami. I know you're gagging, girl. And si Minty Fresh. Minty Fresh. Parang Minty Fresh yung mukha. So, nakuha yung na gusto ko. Nagmura ako sa chat and I was like, Yudipota, what the fuck? Enter. And then here we are, Yudipota. If you hear my name, you're not gonna forget it. Parang, the brand parang, is very much eloquent, very much glamour, very much a swan alternative. Yung I am the concept, the myth, the legend, the icon. Yes, I do consider myself as an alternative drag queen. I love to be outside of the box. I love to scare. I love to gag. Oh my god, my biggest achievement was performing and meeting and talking with Sasha Colby and Crystal Versace. Sasha. Oh my god, Sasha is mother. She's bestie. She gave me tips. Bigotin yung mga kasali ngayon. Also, Crystal. I love it. Yes, I just wanna show that I can dance. I've already proven myself in the looks department, so there's no doubt I am doing well in that aspect. I can serve the glamour, the eloquence to my competitors. Grabe, wala akong salita. Masabi sa inyo kasi pangit kayo. I am ano yan, Kaputo? Philippines because I am marketable and the other girl called Nava. Drag Race Season 3 will be unstoppable, girl. I am Yudipota and I am the next Drag Race Philippines superstar. And it's pretty obvious, girl. Hey! Pero alam mo, parang siyang, ano, it's mimicking Alaska vibe ng Drag Race sa US. Ganun siya kasi magsalita in the way yung characteristics, yung nusan. So, para sa akin, medyo hindi nag-sink in yung originality, diba? Baka kasi, hindi mo pa naman makikita. Pag mapakilala pa lang yan. Pero I'll be honest, yung outfit niya ang pinaka-ano sa akin. Parang... Di masyadong bad. Parang ano kasi, sobrang simple. Tapos hindi mo maintindihan kung hindi niya i-explain kung ahas ba yun. Or parang ano siya, sanga. Tinik-tinik. Sanga na. Diba? And claiming to be the glamorous as Wang. So hindi niya napanindigan ng masyado. For me lang ah. Oo. Just being honest, girl. Hello. Ako naman na natutuwa, maganda naman yung outfit niya. Yun nga lang kasi, kapag itinignan mo kasi isang outfit, dapat malalaman mo agad. Sa mga outfit na ng mga iba. Oo, parang super simple lang kasi. Sa diba? True, hindi siya masyadong ano, pang-opening ng drag. Ganyan. Masyado ko next naman. Next na mo na. Ito na yung last. Panginoon Diyos. Ay, ang ganda rin ang outfit niya. Lakas baka may advice ng mga outfit, no? Panginoon, ngayon at sa mga susunod na araw, Lord God. At madasali. Muli, panalo mo ako. In Jesus' name, pray. Yay! Hey, cute! Parang siya si Meme Vice sa mga outfit, no? Hello, everybody. My name is Zimba Ding from the Bright House of Ding. I am the fierce, the fearless, and the ferocious. And I am the queen of the jungle. Hey! The first ever drag daughter of Brigidine. Ano pa rin yung pinaka-assistant yung mga brands. Kaya pala, ano, Zimba Ding. Why Zimba Ding is my name? It's because of Genius the Lux. Kailangan niya ako. Kay Simba from The Lion King because of my lion's mane looking hair. And I am also pala Simba. Ay, kaya pala. Pinanganak po ako ni Mama. Ay, dinadigit na ako sa church. Lumaki po akong tambourine leader and nagpa-fling ng drag. Yay! Very Brigidine din yung brand. Growing up, I look exotic. Pero ang ganda ng outfit niya. Ako po ay drag queen na for 1 year and 4 months only. Para papuntang chandelier na yung sa buong. In Drag Race Philippines, you know, I am representing the new generation of drag. Ang gusto ko pong patunayan sa competition na ito is a rookie queen who just started, can dream big and win. What will I bring sa competition ito? Ito po ang fresh take sa drag. Fresh choreography, hindi na mga old school na pang girl group, hindi ko na ibibigay yon. My message to the competitors, when I get triggered, I'm not gonna fight back because sabihin ko lang kay Lord Lord, I know karma is a bitch. And you don't give that to people, but well, I got let's give them kung ano yung deserve na ng Pilipinas ngayon for drag artists to see. Me winning this competition will be a testament that even if I face discriminations, hardships, challenges, and lost people along the way,
I will win because I believe. Drag Race diba? Season 3 will be as fierce as Zimbadane. Let's see! It's always me anyway. I am Zimbadane and I am your next Drag Race Season 3 superstar. Praise the Lord. Hey! Amen, amen, amen! Kaboy, kabog! In fairness, kay Zimbadane. Nakakaloka, nakakatuwa si Zimbadane kasi alam mo, ang cute niya, tapos syempre, di ba, ikaw fresh from, ano, from very rookie. Pagiging, ano, pagiging drag, di ba? Baby drag. Correct. Tingnan natin kung makakasabay ba siya sa mga batikan at saka yung mga sobrang experiensado. Tingnan mo naman yung mga opening nila, di ba? So, puro manlalamon at mga puro pagbababanta. Siya lang ang nagsabi ng amen, amen, amen. Karma diba? Is a bitch. Yung diba? Ipagpapasa Diyos niya na lang ala. So, tingnan natin kung na-train talaga siya ni Brigadine as her drug mother. At talaga naman may resemblance. Correct. Yung family totoo. Resemblance. At mukhang, ano, interesting yung, ano niya, yung brand niya as a drug artist. Mm-hmm. So, sino stand out sa'yo sa 11 competitors? Ako si, ano, si... Tumatak sa'yo. Tumatak sa akin si Pyrex. Versex. Uh-huh. Si Versex. Si Tita Baby. Si John Fedeliaga. Sa si sino to? Sino pa? Si Maxi. Saka si ano? Dumb yung number one. Si Angel. Si Angel. Silang lima. Uh-huh. Yung parang sa akin na aabangan mo. Uh-huh. Saka si ano yan? Yung panghuli. Si Zimbadane. Zimbadane. Kasi ako, diba nakakatuwa? Ako syempre set aside my biasness, syempre si John. Sure. Pero other than John, si Maxi, si Versex, silang tatlo. Aabangan ko talaga. Na feeling ko mag-head-to-head ng ano. Sila ang magkita-kita sa finals. Oo, at saka ano, syempre top 4, no? Pwede na rin siguro si ano, Zimbadane. Feeling ko meron siyang bagong ipapakita. Oh. For this season. So excited tayo dyan. Naabangan ang mga episode. Kaya abangan nyo yan guys. May react tayo sa full episode ng Drag Race Philippines Season 3 dahil hindi natin yan palalagpasin ng bonggam-bonggam-bongga. Kabog! Kaya naman. Kung na yan siya ka, sino mga bet nyo, i-comment down below any hashtag nyo na yan. Kung sino ang team ay inyong susuportahan for Drag Race Philippines Season 3. And don't forget to like our video and also subscribe to True Leisha Diaries. And also subscribe and follow too. Shoot ako Brian Facebook page at sa aking YouTube channel. Once again, my name is John. And my name is Brian. This is True Leisha Diaries. We'll see you on our regular reaction where... Shoot ako Brian! Bye for now.